Isang mapagpalang gabi sa bawat isa, mga kaibigan ko at ang aking mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Tayo po ngayon ay tatalakay tungkol sa kaligtasan. Ano nga ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan, kaluluwa ng tao, ito yaong hindi makakaranas ng kapighatian o kahirapan sa ikalawang buhay. Ito yaong kaligtasan na sinasabi natin na buhay sa paraiso na walang hanggan, the everlasting life or the eternal life. So paano ba natin matitiyak na tayo ay ligtas, na tayo ay hindi mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng tinatawag na impyerno? Naniniwala ka ba ng impyerno? Naniniwala ka ba ng langit? Kung naniniwala ka, then ang mensaheng ito ay para sa iyo at para sa akin. Nakasulat sa banal na kasulatan na mayroong katiyakan, buhay na walang hanggan. Yan po ay nakasulat sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ang sinasabi doon, "For it is grace you have been saved, because it is through your faith. It is not by your own works, lest you will boast for it." Mga kaibigan, ano nga ba ang mga nanampalataya ng ibang tao na sila ay karoon ng buhay na walang hanggan o sila'y maligtas? May ibang tao naniniwala na sila'y maliligtas dahil sa kanilang mabubuting gawa. Tama yung mabubuting gawa, pero hindi yun ang basihan ng Diyos upang tayo ay kanyang iligtas. Sapagkat yun ang nakasulat, is by grace. Ito'y isang regalo ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Baka nga ang isang tao ay magmamayabang dahil sa kanyang mabubuting gawa. Paano na yung hindi makagawa ng mabuti? Paano yung mga taong dukha o yung mga pobreng tao na hindi makagawa ng mga mabubuti? Tulad sa isang kawatan na nakapako katabi ni Jesus Christ, isa siyang magnanakaw subalit siya'y sumampalataya at siya ay nakasama sa paraiso kasama si Jesus Christ. Walang pinipili ang Diyos pagdating sa kaligtasan pagkat tayong lahat ay kanyang nilikha. Ito ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin kung ang bawat isa ay mayroong pananampalataya na sinasabi. Eh mga kaibigan, may iba ring pananampalataya at paniniwala na sila ay maliligtas kung sila ay sasanib sa isang iglesia. Kung sila ay sasali isang organisasyon. Subalit, yun din ay hindi basihan ng Diyos na upang tayo ay maligtas. Dahil yun ang nakasulat ng banal na kasulatan. Simple lang, regalo ng Diyos ang kaligtasan. Sa Old Testament, karoon ng kapatawaran ng isang tao dahil sa pag-offer nila ng isang hayop. Dadalhin nila sa templo upang mabayaran ang kanilang kasalanan. Subalit, sa New Testament, ang bayad ng ating kasalanan ay ang dugo na Jesus. Sa Old Testament, ang dugo ng hayop para mabayaran ang kanilang kasalanan. Ngayon, binayaran ni Jesus ang ating mga sala. Kaya nga sinasabi niya, tinubos niya na tayo. We are redeemed, binayaran niya na tayo. Kaya ang sa atin lamang ay ang maniwala at sumampalataya sa salitang ito. Kaya mga minamahal kong kaibigan, kung ikaw ay mayroong pananampalataya na ganito, ikaw ay maliligtas. And you will inherit the kingdom of God eternally. At kapag ikaw ay meron ng pananampalataya, ang kasunod niyan ay ang mabubuting gawa
sapagkat ikaw ay naniniwala na sa salita ng Diyos, kaya susunod na ang mga mabubuting gawa. Halimbawa, ikaw ay tatanungin ngayon, ikaw ba ay ligtas na? Matitiyak mo ba na ang sagot mo ay oo? O baka sabihin mo, hindi ko pa alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Tama ka. Subalit, kung ating babasa ang banal na kasulatan na nakasulat sa aklat ni Juan sa Kapitulo 3, Versikulo 16, sinasabi niya doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believes in Him shall not perish o hindi mapahamak sa impyerno, but have everlasting life." Magkaroon na ng everlasting life ang maniniwala. Kung naniniwala ka at hindi mo ni-reject ang salita ng Diyos, then sinasabi doon, you will have everlasting life. Now, paano natin malalaman o ano ang dapat nating gawin para tayo ay maligtas? May iba nagsasabi na ABC lamang. Admit that you are a sinner. Believe that there is only one God, three persons. Believe that Jesus Christ died on the cross 2,000 years ago and He rose again. Then confess your sin with all your heart through your mouth. Then you will be saved. Pero kung ating babasihan ang Holy Bible, sinasabi dito ang God's salvation, ang kaligtasan ng Diyos ay makakamit natin sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Hear the word of truth, gospel of our salvation. Sinakasulat yan sa Epeso 1:13. Ang makinig ng salita ng Diyos, yun ang paraan para tayo ay sumampalataya at magkaroon ng kaligtasan. Another thing is through our prayer. Magkaroon tayo o makamit natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga prayer. Sinasabi yan sa Philippians chapter 1 verse 19. Through your prayer unto God, turn to salvation. Dahil ikaw ay naniniwala at ikaw ay nalangin, kaya ikaw ay maliligtas ng dahil sa iyong pananampalataya. Another thing na mababasa sa Book of Rome, chapter 1, verse 16, through the gospel of Christ, it is the power of God into salvation. Dahil sa salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan para tayo ay maligtas. God chosen you to salvation. Pinili ka na ng Diyos na ikaw ay iligtas. Bibigyan niya ng regalo na libre. Hindi mo na ito pinagsisikapan pa na upang ikaw ay iligtas o maligtas. Yan ay regalo ng Diyos sa iyo. Sapagkat ikaw ay sumampalataya sa Kanya. It is written in 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Mababasa ninyo yon. And lastly, Titus chapter 2, verse 11. Sinasabi dito ang katotohanan, by grace of God that brings salvation. Yun na yon, ang grasya ng Diyos dadala sa iyo ng kaligtasan. Then, you will have everlasting life. Ikaw ba'y naniniwala? Ikaw ba'y sumampalataya sa Kanya? Sa Diyos, ni Moses, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Ang Diyos ng Israel na Siya ang tagapagligtas, nakipaglaban sa mga kaaway. Naniniwala ka ba dito? Then, ikaw ay maliligtas.
So whatever happens sa ating life, ngayon, bukas o makalawa, matitiyak mo na ikaw ay pupunta sa paraiso at hindi sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Yun ang isang regalo ng Diyos na napakaganda. Ikaw ay maging masaya dahil nga dyan sa pananampalatayan na binigay niya sa iyo, ikaw ay merong katiyakan na ikaw ay maliligtas. Purihin ang Diyos sapagkat siya ay gumagamit ng mga tao na upang ipaliwanag ang hiwaga ng kanyang salita. Ako ay nakarinig rin ng salita ng Diyos 1995 sa Maynila noon. May nag-share sa akin at ako ay naniniwala sa Diyos sa salitang yon, kaya't natanggap ko ang biyaya at ang regalo ng Diyos na ito'y aking sinampalatayanan at aking sinusunod. Nakatanggap ngayon ng biyaya at regalo ng Diyos sa katiyakan ng kaligtasan. Nandiyan ang banal na Espiritu na tumutulong sa paggawa ng mabuti. Muling nabuhay ang aking Espiritu, ako'y binigyan ng mga salita ng Diyos at tinuruan. Sa pakikinig ng salita niya, ako'y nananampalataya. At sa pagbabasa ng kanyang salita sa Biblia at sa pagluluhod, sa pagdarasal, ay nakakamit ko ang mga katuruan at ang mga kaalaman patungkol sa Diyos. Kaya ito ngayon ay isinishare ko rin sa inyo, ang sinumang maniniwala, ang sinumang sumampalataya sa salitang ito ay maliligtas din. Ang kayamanan, ang pera, salapi ay hindi siya basihan. Kahit marami kang pera, subalit hungkag, hindi kumplito ang buhay dahil hindi pa natitiyak ang kaluwasan, ang kaligtasan, ay parang may kulang pa rin ang buhay. Kaya magiging kumplito lamang ang ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maging kumplito lamang ang ating buhay kung tayo ay nakatiyak na tayo ay may kaligtasan sa kabilang buhay. Ang regalo na handang ibigay ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya. It's your own faith and your belief unto God that will save you. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana meron kayong natutunan o meron kayong nakalap na mga impormasyon sa salitang ito. Sa susunod ay sisikapin kong maipaliwanag ng lubusan at ng maayos ang mga bagay na ito para sa ating ikakabuti, ikakatagumpay sa buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Please don't forget to click subscribe for more videos.